Hello mga kapiks, welcome sa aking YouTube channel. So sa video ito, tuturuan ko po kayo kung paano mag troubleshoot or ayusin ang sirang generator na ayaw umandar. So maliit lang po siya. So yan po ang gagawin natin. Usually mga kapiks, dalawang klase lang ang pwedeng maging problema kung ba't ayaw umandar ng isang makina or itong generator. Una ay yung fuel or gasolina, at yung pangalawa naman yung kuryente or yung ignition, yung nag-i-ignite sa dulo ng spark plug na siyang sumusunog ng gasolina sa combustion chamber. Yan lang po ang ititrace natin. So umpisa na po natin. So, ito po. Yung ating generator, i-on natin. I-chock natin para sigurado nga andar. So, ayaw po. So, ito po. Puno naman yung gasolina niya. Ito po. Punong-puno naman po yung gasolina. Lumilitaw yung float, oh. Yan po, punong-puno. So, mas madaling i-check ang kuryente bago yung flow ng gasolina natin papuntang carburetor, kasi yung kuryente nandito lang sa spark plug. Yun lang, nasa labas. Kaya malalaman agad natin kung pag tinanggal natin kung may power tong spark plug natin. So ang pag-check niyan, pwede nating tanggalin dito kung may mag-i-spark siya. Ito yung dulo ng coil. Mag-i-spark yan dyan sa ibabaw ng spark plug meron. So. Po, lapit na dyan. So, wala. Yung pinaka basic na pag-check ng spark plug, tatanggalin natin kung may kuryente. Kasi minsan kahit may kuryente dito, nag-spark dito, kung baka sira din yung spark plug, isa pa po yan, hindi, walang lumalabas na, walang nag-i-ignite na kuryente dito, kasi dito nyo po yan makikita yung pag-i-ignite ng kuryente. So check natin. So may ang pinakauna ko palang video yung pag-troubleshoot din ng generator, pero ang problema nun, tamang-tama, ang problema nun ay fuel problem. Pwede nyo po yung sundan or tingnan para may idea rin kayo kung paano mag-troubleshoot ng fuel problem. So, ito, tamang-tama, sa nagka-problema tayo sa ignition system naman. So, at least, yung dalawang klase ng problema, eh, may idea na po kayo. So ilalagay po natin to dito, iko-connecta, tapos i-ground po natin tong body ng itong metal part ng kahit saan po diyan dumikit, itong metal part ng spark plug ilalagay lang natin sa metal na body ng makina para makita natin kung may spark. Lagay lang natin yan sa tornilyo. Yan po. Kailangan nakadikit siya.
bago natin. Yan po. Bago natin hilahin dito. So, walang spark na nangyayari. Wala pong spark na nangyayari. Kasi dapat may spark dyan na. Spark. So, kakalasin na po natin to. I-off muna natin yung gasolina natin. Para hindi siya matapon pag tinanggal natin tong hose ng gasolina natin. So, marami kasing pwedeng maging problema dito. Pwedeng yung ignition coil or yung high tension wire na nakakabit sa ignition coil. Pwede rin yung switch. At yung pinaka CDI. CDI nitong generator natin. So, ipapakita ko naman sa inyo kung saan nakalagay yung CDI. So, ang kailangan natin dito para sigurado, itong tester. Set natin sa resistance, ohms, or continuity. Yan po. Okay, testing. Okay. So, una nating iti-test yung switch kung gumagana. Tanggalin natin tong switch. Yung connection ng switch. Ito po. Tanggalin natin. Check natin kung may yon. Okay, gumagana. Okay, gumagana siya. Ito. Okay, so gumagana. Okay na tayo sa switch, walang problema. Then, susunod natin itong ignition coil. Ito po yung ignition coil. Yan po siya. Yan po nakakabit tong spark plug natin. So, ito po siya. So, check lang natin kung so, okay naman po siya. Ibig sabihin, buo yung coil niya.
Okay. So, okay naman siya. Itong, check natin itong high tension wire. Natatanggal naman to. Okay, natatanggal naman yan. So, titingnan natin end to end kung walang, kung may continuity. Okay naman po siya. May continuity naman po. Okay. Ibig sabihin, buo pa siya. Walang putol sa gitna o sa saan. So, balik na natin. Okay. So, ganun po yun. Okay, focus ko lang mga kapiks. So, ang isusunod nating iti-trace ay itong CDI. So, aalamin natin kung may power nga bang lumalabas dito sa CDI. Kasi pag na-find out natin walang power talaga to, ito talaga ang problema niya. 4 wires lang to. Yung dalawa para sa switch, tapos yung dalawa para sa ignition coil. Na siyang po, na siyang nagdi-deliver ng power dito para papunta sa spark plug. So na-trace na natin kanina, okay naman tong ignition coil at wire natin. So pakita ko rin sa inyo kung okay din tong spark plug natin. Set natin sa resistance. Okay, test. Okay. Testing. Okay. So, ganito lang pag-check niyan. Okay. Yung pinakagitna, yung pinakatip niya sa gitna, yun ang i-check natin kung buo. So, yun, positive. Okay. Kasi ito ground to, wala tong connection. Body ground to ng makina. Okay, yan po. So, okay naman tong spark plug natin. So, trace natin, okay yung spark plug, okay ito, okay itong ignition coil, okay din yung switch natin. So, eto na lang ang hindi natin natitrace kung okay itong CDI natin. So, i-check natin itong okay, set natin sa volts. Okay, naka-DC. Okay na yan. So, lagyan natin tong test prod natin sa socket ng CDI para ma-check natin kung may bolt, may power ng ating CDI. So, yan po. So, wala. Negative.
Negative po siya. Pabalik ka rin natin. So, wala. Negative talaga. So, negative po. Okay. Kung ito po. Ito, nakikita nyo. Lagay itong MV. Ibig sabihin, millivolts lang yan. So, dito naman yung DC. So, pag hinila ko to, yun po, may lumalabas na negative. Ibig sabihin, negative volts po siya. Walang lumalabas na power. So, yan po. Wala pong lumalabas na power. Negative po yung lumalabas. Yan po. Kikita nyo po sa ibaba ng DC natin. Negative. Yan po. Negative. Okay. So, negative po. So, positive ang sira natin ay itong CDI. Kaya baklasin na po natin. Okay, tanggalin na po natin. So, kung bago pa lang po kayo sa YouTube channel ko, please like and subscribe na po. At hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. So, dahan-dahan lang po sa pagtanggal nito. Wala tayong puller, kaya dahan-dahan lang po. Ikot. 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 Okay. Ito na po yung CDI niya. Kasi yung iba, ito kasi ano na built-in CDI na, isahan na lang siya. Yung iba kasi naka-separate yung CDI niya tsaka itong pulser. So, ito po yung papalitan natin. Matikas, matikas.
Ito po yung papalitan natin. So, ito na po. Nakabili na po tayo mga kapik. So, kakabit na po natin. Okay. So lagyan natin itong magneto. May guide to itong phone. Balik natin itong cover. Thank you.
So dito pa lang malalaman natin kung okay na po siya. Tingnan natin yung ignition niya. So on natin. Meron na po. Ayan po. Meron na po yan. So, kapit na po natin to. So, testing natin kung aandar. So, and siguro naman aandar yan kasi may naka-reserve pa naman na fuel sa carburetor. So, positive. Okay na po siya. So, gumagana na. Talagang yung CDI po ang problema niya. So, okay na po mga kapiks. Hanggang dyan na lang po muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag na huwag nyo pong kakalimutan i-like and subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Salamat! Bye-bye!